Thank you so much, Nina, for such a wonderful introduction. Sobra naman akong na-touch sa introduction mo. May advertising pa ng aking mga produkto. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po. I hope you are having a stress drill-on free morning. Maraming pong salamat sa karangalang ito na makapagsalita sa inyong National Council Convention. Once a Girl Scout, always a Girl Scout, ika nga. I was a brownie while studying in St. Teresa's College, Baguio City, where I grew up. One vivid memory I have is spending a day camping and hiking in Camp John Hay in my spanking green Girl Scout uniform, my very first activity outdoors, wearing, I remember, a green beret, which may have very well started my love for hats. I was looking through the archival pictures, and kasi ang hat ngayon parang iba na, no? So sabi ko, baka my memory was wrong kasi I remember a green beret. But I did find, well, a picture of Aimee with the first family wearing a green beret. So tama yung memory ko na green beret ang suot ng mga brownies noon. I remember it was a thrilling day where I felt a sense of adventure and independence during that camping trip I had in Camp John Hay in Baguio. It must have been, you know, maybe 1970 or so. I was grade 4 or 3. And how the world has changed since then. Ngayon ay nakapaloob tayo sa isang napakatinding krisis, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Pero dito po sa ating bansa ay tila mas malala kumpara sa ating mga kapitbahay na bansa. Marami ang nagugutom, nawala ng trabaho, at nanganganib ang kinabukasan. As a young girl today, it must be terrifying to be confronted with the thought of your parents facing the risk of sickness or even death, of being confined to studying at home and your whole world being turned upside down, not being able to see your friends and do the things you were able to do before the pandemic. But you know, as they say, the worst of times can bring out the best in people. Nakita natin nitong mga nakaraang buwan ang pagsulpot ng mga community pantry na parang mga kabuti sa iba't ibang parte ng ating bansa. At kabilang na dito ang mga community pantry ng Girl Scouts of the Philippines na nakakalat sa buong Pilipinas. Dito ay naipamalas ng mga Pilipino ang malasakit sa isa't isa at ang pagpuno sa kakulangan ng ating pamahalaan. Ang pagtulong sa kapwa na isa sa mga prinsipyo na itinuturo ng Girl Scouts sa murang edad. Para sa akin, ang isang napakagandang resulta nito ay ang katangiang hindi tayo dapat maging helpless at hopeless sa harap ng matinding pagsubok, na ang bawat isa sa atin ay mayroong kakayahang makatulong sa kapwa kahit sa maliit na paraan lamang. I think we have to shift our perspective from seeing ourselves as victims to someone who can help ease the situation, to someone who can do something. May bilin po sa akin si Nina Yuson na pag-usapan ng aking kidnapping noong 2008. Nina and I go back a long way, as she said earlier in her introduction. And I'd like to say she has been a mentor of sorts. It began when, as head of Museo Pambata, she asked me nga to be the subject of a book on my job as a broadcaster.
And I remember nung launch nung series ng libro na yon, nasabi ko na napakabigat na responsibilidad. It was a tough responsibility and I had to lead, I had to be at my best behavior dahil isa na akong role model. Naalala ko pa nga na natawa si Jaime Laya sa, na isa sa mga panauhin nung launch na yon. But I hope I have not disappointed Nina. And here I am at her instigation, I am addressing you this morning. Noon pong ako ay binihag, Hunyo ng 2008 po yun. Nalalapit na nga ang 13th anibersaryo, 13 taon na. Akala ko po katapusan ko na. I was actually praying for God to give me the strength and the grace. And I was praying for a dignified death. Kasi alam nyo naman kung ang ginagawa ng Abu Sayyaf, di ba, namumugot sila ng ulo. Ayoko na, I was praying na maging dignified ako to accept it if ever it comes. Na hindi ako magmamakaawa sa kanila. Ayokong magmakaawa sa kanila na tatanggapin ko ang aking kahihinatnan. Pero mabuti na lang at hindi po nangyari yon. And in the tradition of a Girl Scout, umiral din noon ang aking mga survival instincts. I was always alert for the possibility of being rescued and I was always prepared for an opportunity to escape kung meron man. Yung bag ko po, malaking-malaki yon kasi reporter ako, maraming mga malaki ang pwedeng ilagay. So I would always have water in case I could escape na naka-ready. Tapos kung minsan nagbibigay sila ng merienda ng mga biskuit, kakain lang ako ng konti, itatago ko yon. In fact, nung na-release kami, meron pa akong isang pakete ng noodles na nadala. When we were freed because, yun nga, nagtatago ako ng pagkain. I've been asked how I kept my resolve and composure in such a terrifying situation. And looking back, I think it was because I was responsible for the welfare of two of my companions, Jimmy and Angel, and it was because of them that they got into harm's way. So I really felt very responsible. I wanted to bring them back to safety. So minsan lang po ako umiyak. Umiyak ako nung di syempre dadating ang panahon, kailangan mo nang the call of nature comes, right? And binigyan po ako ng jug ng tubig, panghugas, bolo, panghukay, at sabon. Tapos hindi ko nagawa dahil sabi ko na po ano ba nung napasukan kong sitwasyon. Tapos bumalik ako, lumuluha. Tapos sabi nung isang bumihag sa akin, anong iniiyak-iyak mo dyan? So ever since that time, nasimula nung pagkabihag, hindi na po ako kahit minsan nagpakita ng kahinaan sa kanila. Never na akong umiyak mula. I refuse to think of myself as a victim, but as someone who had the wits and ability to get us out of there. Hindi ako nawala ng pag-asa. Kahit na sinabi ko sa inyo na naghahanda rin naman ako kung sakali mang dumating yung panahon na yon na kahuli-hulihang oras ko na. I did not want. In fact, when we came back from, when we were freed, hindi ko naisip na biktima ako. Never na pumasok sa isip ko yun. Mas na post-traumatic, parang PTSD, pa ako noong Peninsula Siege. Nung muntik na kaming hulihin ng gobyerno, mas parang na-trauma pa ako doon kesa sa kidnapping ko actually. So after surviving that harrowing experience, I consider this my second life.
you value things in life that are actually free. I mean, you get to smell the flowers. You stop and smell the flowers. Dahil ang buhay reporter, masyadong mabilis, stressful. Gusto mo nandun ka sa harap ng mga nangyayari, mga pangyayari sa ating bansa. So natuto rin akong tumigil, mag-enjoy ng buhay at madama ang makapiling ang pamilya. Dati kasi nung kasagsagan ng pagiging reporter ko, manonood na lang kami ng sine ng mga anak ko. Kung may nangyayaring kaganapan, kakanselahin ko yun at tatakbo ako kung saan man may nangyayaring crisis o malaking balita. Sa iba namang pagsubok, nung hindi binigay ang franchise ng ABS-CBN, isa po ako sa daang-daang nawalan ng trabaho sa gitna ng pandemic. Naging isa rin pong malaking pagsubok ito sa akin. Lagi ko nang sinasabi, at nasabi na pala ito ni Albert Einstein, in the midst of every crisis lies great opportunity. Ganyan po ang naging pananaw ko sa buhay. So dahil nawalan po ako ng trabaho, tinuon ko ang aking pansin sa farming at paggawa ng produkto na gawa sa mga likas na halaman ng ating bansa na nagbibigay lunas. Gumagawa ko ng sabon na may malunggay para sa aso at para sa tao, mga alcohol na may mga citronella at iba't ibang mga herbs natin. Ito po ang nagbigay sa akin ng panibagong sigla at positibong pananaw sa buhay. Noong ako ay makidnap, may nagsabi sa opisina na hindi na dapat ako maging anchor. Kasi ang nangyari po doon, sinuway ko yung aking mga boss na tumuloy pa din ako sa coverage kahit na nung gabi bago ako tumuloy para sa interview ng sinasabing bagong leader ng Abu Sayyaf, sinabihan na ako na huwag mo nang ituloy, ibigay mo na lang yung handicam para sila magbigay ng mensahe. So ang natutunan ko po doon, ang nangyari, nasuspindi po ako ng medyo ilang buwan at natuto po ako ng humility. Isang mahirap na leksyon na sa harap ng buong madla, kumbaga, I had to apologize and I had to account for my mistakes because my task as a journalist is really to hold people in power to account. Kaya syempre, dapat bilang isang mamamahayag, dapat accountable din ako sa aking pagkakamali. So para po ma-reclaim ko ang aking profesyon, ginawa ko yon. I took the punishment willingly. And it really humbled me. Bilang panghuling mensahe na po para sa ating mga kabataan, napakahalaga po ng inyong mga boses sa darating na election. Ako po ay kasalukuyang presidente ng Towns, the Outstanding Women in the Nation Service, at isa po sa mahalagang proyekto namin sa taong ito ay ang bagong botante. Upang mahikayat po ang lahat ng magiging 18 years old by May 2022 na magrehistro. Gusto po namin at tayong mga kababaihan, hindi ba, pag 18 nagde-debut tayo, isang malaking okasyon 'yon. Minsan merong mga sayaw na 18 roses. Sana po ay maging kilalanin natin ang turning 18 as a rite of passage, as having the power to be able to have a voice in the course of our nation, sa direksyon ng ating bansa. So hanggang September 30 na lang po ito na maaari tayong magrehistro. Huwag po ninyong isipin na baliwala ang isang boto ninyo. Bilang Girl Scout, alam nyo naman na tungkulin at responsibilidad ninyo ang makilahok sa darating na eleksyon. Gagamitin ko ulit ang aking pangalan. Huwag ma-stress, Drilon. Dahil mahirap po ang proseso.
ng pagrehistro, aminin natin hindi siya madali. Kailangan mong i-download ang form. Dapat back-to-back ang pag-fill up, ang pag-print, hindi yung separate pages. Tapos, pag na-fill up nyo yun, gagawa kayo ng appointment sa COMELEC para kayo yung makapag-rehistro. So, talaga pong may hamon, lalo na ngayong nasa gitna tayo ng pandemic. Pero magpursige po tayo. At sa mga ina na narito ngayon, hikayatin ninyo ang inyong mga anak na gawin po ito. Napakamahalaga ito. We are at the crossroads. Our nation is at the crossroads po. Dahil po sa maraming krisis na kinahaharap nito. Dahil naniniwala po ako, lalo na para sa mga kabataan, ang kinabukasan ng ating bayan ay nasa inyong mga kamay. Marami pong salamat sa pagkakataong ito.